Hello, Trabba Hunters. Ako po si Ian Valete, ang HR Generalist ng South Pacific Inc. Miyembro din po ako ng PIMAP, ang organisasyon ng mga HR professionals dito sa Pilipinas. Ngayon po ay tutulungan ko kayo sa inyong Trabba Hunting Journey, kaya tutok lang dito sa Trabahen. Now, we go to interview tips naman tayo. So, congrats kung naipasa mo na yung first part ng application mo, which is yung resume mo, na-review na ng employer at tinawagan ka na at inibitahan para sa isang interview. So ngayon, pag in-invite ka, mag-reply ka. So kung pwede ka doon sa time and date na tinanong sa'yo ng employer, okay kayo pareho. Halimbawa, may conflict sa schedule mo, lalo na kung importante ito, pwede mo naman siyang tanungin na may important kang lakad, sabihin mo lang kung ano yung lakad na yun. And then, kung mas magtanong ka kung ano pa yung ibang available dates. So, communication is key talaga. Proceed na tayo dun sa mga kailangan mong i-prepare para sa interview. The first is yung attire. So, yung attire, depende yan sa kumpanyang in-applyan mo. Depende sa nature ng trabaho na in-applyan. Ang safest na attire is something na may collar. May collar yung pantaas. So, hindi naman necessary kailangan na coat and tie, pwede naman yung tulad nito, polo shirt, may collar naman. Unlike kasi kapag plain t-shirt or sando, ang dating is hindi mo sineseryoso yung interview. Hindi mo ganun kagusto yung trabaho na in-applyan mo para paghandaan. And then, appearance. So, naman na magpakita kayo sa interview, online man yan or face-to-face, na mukhang kagigising lang, woke up like this lang. Importante pa rin na mag-ayos ka, suplay ka. Kasi yung attire na yan, tsaka yung appearance, yun yung, kumbaga, magbibigay ng first impression sa interviewer. Malaking bagay din. Next is to maintain eye contact. Important yung eye contact during the interview, whether it's face-to-face or online. Kasi dyan ma-establish yung rapport. Dyan magkakaroon ng connection between yung interviewer and yung ini-interview. Kung may frequent eye contact, mas magiging comfortable kayo sa isa't isa at mas magiging suabe yung takbo ng interview. Next tip for the interview is to clarify and confirm. Pag meron kang hindi naintindihan sa tanong niya, di naman masama na ipaulit sa kanya yun. Masasabihin mo lang ng maayos na and mag-apologize ka lang na sorry, hindi ko po narinig, pwede pong pakiulit or pwede pong pakiulit in a nice way naman. And wala namang problema yun. Mas okay na yung nagtanong ka at nanigurado ka bago mo sagutin. Next tip for the interview is be confident. So, ano lang, maging chill ka lang. Mas maka-impress ka sa interviewer kapag kita na confident ka. Iba yung confident sa yapa. Yung confident lang. Assure ka doon sa mga answers mo. Pag meron kang questions, bina-voice out mo rin siya. Another interview tip is to be genuine. So, be genuine meaning, sabi ka lang ng mga totoo. Totoong pinagdaanan mo sa previous work. For example, sa previous company mo, nag-immediate resignation ka. Kaya na magsinungaling na nag-render ka ng 30 days, nag-proper turnover ka. Just be honest. Kasi meron naman mga reasons na understandable naman kung ka nag-immediate resignation. Ang common na tinitingnan nila na values na isang empleyado ay yung honesty and integrity. So, importante talaga yung pagiging totoo doon sa mga sinasabi mo at sa ginagawa mo. Next is, be yourself. Sabihin mo lang kung ano yung mga nangyari talaga sa'yo. Kung meron kang pagkakamali na gawa sa trabaho, pag lumabas sa tanong yun, kasi yung iba nagtatanong sa interview na what were your biggest accomplishments? Eh, siyempre, saya ka. Masishare mo yung proudest moments mo. Pero yung kung meron ka bang nagawang mistakes, kung paano mo na-overcome, mas nakakatulong kapag nag-acknowledge ka ng pagkakamaling nagawa mo sa trabaho before and kung paano mo siya na-overcome. Kesa yung sasabihin mo lang na wala po akong nagawang mali. Kasi in life naman, in work, lahat naman tayo nagkakamali. So, another one is to sa be yourself. Kung halimbawa, sinimulan ng interviewer yung interview in straight English
eh, hindi ka komportable, pwede mo naman tanungin sa kanya, sir, ma'am, pwede bang Tagalog or Taglish na lang ako? Kasi mas komportable ako. Wala namang problema yun. So, to recap, yung 8 interview tips ko, una, communicate. So, kapag in-invite ka for interview, confirm ka, at kung hindi ka pwede sa date and time na yun, sabihin mo, huwag yung hindi ka lang magre-reply, huwag ka mag-iwan sa air. And then, yung attire, kung may required attire ba? Kung wala namang required attire, ang safe na choice is may collar. Pwedeng polo shirt, pwedeng yung long sleeves na polo. And then, appearance. So, mag-ayos ka rin para maganda yung impression mo dun sa interviewer. And then, eye contact. Maintain eye contact para komportable at suwabe yung daloy ng interview. Clarify. So, kapag merong mga hindi ka naintindihan na tanong or hindi mo narinig na maayos yung tanong, paulit mo lang in a nice way. Next is be confident para komportable rin yung interviewer and ma-establish niya na maayos yung connection niyo during the interview. Be genuine. Makatotoo ka lang sa mga sagot mo, sa mga tunay na experience mo. And be yourself. Kung saan ka komportable, kung paano ka komportable sa pamamaraan ng interview, pwede mo naman siyang i-relay dun sa interview. So, yun yung interview tips. Tulad na sinabi ko kanina, part ako ng TMAP, ang organisasyon ng mga HR professionals dito sa Pilipinas. So, i-plug ko lang yung TMAP, lalo na para sa mga kapwa ko HR professionals na nanonood ngayon dito sa atin. So, you can follow TMAP through any of the social media accounts. Meron tayo sa Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Viber. And you can also visit the website. Get to know more about the activities of PMAP and the benefits of being a member. So kung hindi pa kayo member, mag-member na kayo. And so here are some of the activities ng PMAP. So every month, may various trainings tayo. Like for example, ito, pinakita ko, June calendar. So makikita ninyo yung mga nakalatag ng trainings and yung mga corresponding dates. So, ano naman yan? Regular yan. Monthly naman naglalabas ng training calendar. Meron din ang PMAP na Future Leaders Program. So, I'm proud to say na produkto ako nitong Future Leaders Program. So, ito yung mentoring program ng PMAP. Pwedeng mag-apply yung mga interested na magpa-mentor. And then, meron mga HR experts na tuturuan ka on a regular basis. Bukod doon, ang PMAP ay meron ding virtual job fair. Malapit na to sa June 24. So, yung mga companies na interested to join, you can contact naman through Facebook and the website naman. You can send your inquiries po and we'll be happy to accommodate you pagdating rito sa virtual job fair. These are just some of the activities of PMAP. Marami pang iba. And we also recognize yung mga outstanding individuals and companies. So, meron din tayong PMAP Awards. Itong awarding na ito, binibigay ito during the annual conference. So, bukod sa mga trainings, job fair, CSR activities, and awards, meron din mga meetings and conferences yung PMAP. So, you can learn more through the social media platform and through the website. Aba Hunters! Abangan ninyo ang mga susunod pang Trabahin Nyo episodes dito lang sa Trabahana Facebook page. And ini-invite ko na rin kayo na mag-register na sa www.trabahana.com para masimulan nyo na ang inyong trabahanting journey. So muli, ako po si Ian Valete. Maraming salamat at mag-ingat po tayo. Thank you.